hospital guys ha, sa Chinese General Hospital. Kasama. Hindi po, bawal po. Pwede naman kayo bumalik lang sa kwarto muna. Tapos hintayin nyo na lang po siya bumalik. Kasi iyan pa yung recovery mo film out after ng operating room. Videoin ko yung growing mo. Ulit. So yung appendix, matabang-mataba na at puro nana sa paligid. Okay? So ang ginawa lang naman natin, tinanggal natin yung appendix. So ito na ang itsura nung matanggal. No? Ito yung stamp, tinali natin dito dalawang beses. Tapos yung ikatlo, naglagay ako ng sinulid na pinahi sa gilid, pang-suporta lamang. Okay? Lahat ng inooperahan may kaakibat na complication. So, yung isang possible, hindi ko naman ina-expect, pero posibleng mangyari is bumigay yung tali natin or dahil nga sa puro nana, baka magkaroon ng konting leak. Okay? So, ang tawag dito, pag bumigay yung tali o magkaroon ng konting leak, ang tawag dyan, stamp blowout. Bihira naman mangyari, pero posibleng mangyari. Okay? Pag ito nangyari, ma-ooperan ulit si Jason, hahanapin yung pinakabutas at tatahiin. Okay? Kung yun ay mangyayari. Kung ito naman po ay mangyayari, lalabas ito between 2 or 3 days. Okay? Kasi after 2 or after 3 days, dapat okay na siya. Dapat makakain natin. Pagka merong problema dito, hindi siya makakakain. Okay? So yun yung possible na immediate complication na pwedeng mangyari, pero hindi naman necessarily na mangyayari. Okay? Yung susunod na complication na pwedeng mangyari is bleeding. No? Lahat ng inooperahan pwede mag-bleed. Pero bihira lalong, bihira mangyari yun. No? Kasi hindi naman natin isasara si Jason na may nagdudugo. Eh. So isasara natin siya pag malinis lahat at tuyo na yung paligid. So least likely na yun. Ito yung dalawang common, hindi naman very common or possible na mangyari, pero very rare mangyari. Okay? At kung mangyari man, as long as maaga natin matreat, nothing to worry. Istorbo nga lang, maoperahan ulit. Siyempre, tatagal sa hospital, lalaki lang yung ng bahagi ang mga gastusin. Okay? Ito, posibleng mangyari in the next 2 or 3 days. Okay? Yung bleeding, usually 24 hours. Yung stump blowout, pwedeng 2 days, pwedeng 3 days. No? So, hopefully, wala naman. Okay? Yung susunod na complication na pwedeng mangyari is yung sa sugat na lamang. So, yung sugat, nandito yung appendix, ito yung balat. Dito kasi natin nilabas sa balat yung sugat. Eh yung, dito natin sa balat nilabas yung appendix. Eh si appendix puro nana eh.
Puro nana. So nagkakaroon tayo ng konting contamination sa skin, sa buong layer ng abdominal skin. Ito yun. Okay? So pwedeng madikit. Siyempre, dyan lalabas yung appendix eh. During dissection, talagang didikit yung nana sa paligid. So pwedeng magnana yung balat. O yung ilalim ng balat. Kung magnana man yung ilalim ng balat, nothing to worry. Mabilis nang makontrol yun. Ang nana lalabas between 5 to 7 days. Kung lalabas man yung nana, bubuksan lang natin yung sugat, dilinisin lang hanggang sa maubos yung nana. Okay? So yun yung mga possible complication na pwedeng mangyari na hopefully hindi mangyari. Tapos yung chances naman na mangyayari, hindi naman ganun kataas. Okay? Mas mataas pa na magnana yung sugat. Kasi nana yung appendix, dumikit sa mga balat during dissection, during manipulation, so posibleng magkaroon ng contamination. So kami naman, bago namin sinara yung balat, nag-wash kami. Okay? Para mabawasan o maibaba natin yung risk na magkakaroon ng nana. Maliban sa malinis yung procedure natin, may antibiotic pa tayo. Okay? So yun lang, sa ngayon, wala pang gagawin. Hayaan lang pagdating dito, hayaan lang. Guys, magandang magandang alis niya lang dyan. Dito, palapan tayo tulong kontino kasi balik-balik tayo sa ospital dahil sa nangyari. Share ko lang sa inyo, pag once na may makakain kayo na party ng mga ano, kunwari yung mga kamatis, kailangan tanggalin yung buto, kumain din kayo ng talong. Ang talong marami kasing buto. Kaya madalas yung iba dyan na appendix di na lulusaw yung buto. Yun na po ang kalabasan sa mga appendix. Kaya iwas lang po tayo guys, no? Sana po ay maisip nyo din yan kasi naranasan namin ngayon. Namimilipit po si Gerson sa sakit sa ano niya kasi yan niya ay appendix yung inabot niya. Once na kumain tayo, damihan natin ng tubig, inom kape, soft drinks, damihan natin ng inom ng tubig para dadaloy talaga yung mga ano, yung mga UTI natin. So, yun lang guys ang isi-share ko sa inyo. No? Maraming salamat. Sana matulungan nyo po kami. Ay, medyo mabigat-bigat na po sa amin yan. So guys, salamat sa inyo na lahat. Sulat naman sa lapihan sa panahon, nabisan ang mga dagkong palulo, dili kayo magkapanlas sa mga lamasang dumanan na dili mahimong makalintan.